akin, kahit anong bibili nyo para sa kanila, masaya ako. Sa lahat tinaturo ng mga magulang ko. Kasi sabi niya, bigyan tayo ng juice ng dalawang kamay ko. Ngayon, gagamit mo na ito para kisa mahingi ka o masanay ka na sa hingi o matamad ka. Lalo mag matanda ka na, saan ka naman hingi? Grabe. Sino naman? Katunayan nga, kanina lamang may nasakal ako na isang Indiano dahil ako po ay tuwang-tuwa sa kanya. At hindi ko pa talaga siya binibitawan, talaga namang gigil na gigil ako at tuwang-tuwa ako sa kanya habang siya po ay sinasakal. Yan po ang mga karakter ng mga magulang na may pagpapahalaga at tunay na pagmamahal sa kanila pong mga... Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa. Well, muli po natin pag-uusapan ito pong si Tatay Robin, ang Indian foreigner po na binablog ni Kalinga Prab at ngayon ay kinagigiliwan po ng marami po sa atin. Bakit po siya kinagigiliwan? Hindi lamang po dahil sa siya po ay may magandang pamilya o magaganda ang kanyang mga anak o siya mismo ay magandang lalaki, kundi mismo ang pinaka kinagigiliwan ng lahat sa kanya ay ang kanya pong pananaw sa buhay, ang kanya pong prinsipyo, ang kanya pong malalalim at mga masustansyang aral po sa buhay na maaari din po nating matutunan. At yan lamang po ang ating munting pag-uusapan sa araw na ito. Tara! Ito pong ating video na pag-uusapan ngayon sa vlog po ni Kalinga Prab. I think this is the part 3 na kung saan ay dinala niya po ang pamilya ni Tatay Robin ang mga bata sa SM. Sila po ay pinakain, pinag-shopping at ipinasyal din naman. At isa sa ating pong mga inaabangan, hindi lamang yung istorya no, na nakakatuwa sa kanila pong pamilya, kundi yung mga aral nga po na binabanggit at binabahagi sa atin ni Tatay Robin. At habang sila po ay nasa sasakyan, papunta po ng SM, ay kinakausap po ni Kuya Jens ito pong si Tatay Robin. Na kung saan hindi po tayo nabigo, tayo po ay muling nakadinig ng mga aral sa buhay na maaari po nating magamit sa pang-araw-araw din po nating mga buhay. Halimbawa na lang po dito sa sagot niya, dahil tinatanong po siya ni Kuya Jens na kung ano daw po ang kanyang gusto. Ang sagot lamang ni Tatay Robin ay masaya na siya para sa kanyang mga anak. Kung ano man yung mabili at maibigay para sa kanya pong mga anak, masaya na rin po siya at hindi na siya naghahangad pa ng iba. Muli siyang tinanong yung para sa kanya kung ano yung gusto niya at simple ang kanyang mga kasagutan muli. Ang sinabi niya, wala na siyang hinihiling pa, ang importante sa kanya, yung kanyang mga anak. Kumbaga, makita niya lamang na masaya ang kanyang mga anak, masaya na rin po siya. That's a typical statement ng isang magulang. Naririnig natin lagi yan sa ating mga magulang, yung talagang mga ulirang ama o ulirang ina o ulirang mga magulang na makita lamang po nila ang kanilang mga anak na masaya, na mayroon pong mga bagay na kanila pong kinakailangan, ay masaya na po sila. Ganyan po ang mga karakter ng mga magulang na may pagpapahalaga at tunay na pagmamahal sa kanila pong mga anak. Hindi bali na sila po ay mahirapan, hindi bali na sila po ay wala, basta ang importante ang kanila pong mga supling, ang kanila pong mga anak ay hindi po nagkukulang. Kung mayroon mang mga magulang na taliwas sa ating pong sinasabi o taliwas po ang ginagawa, ito po ay mangilan-ngilan lamang, very rare, ika nga. At ito po ang tawag dito sa mga magulang na ito ay mga magulang. Very talented talaga. Alain mong magulang na sila, magugulang pa. Pati ba naman mga anak nila ay gugulangan pa nila. Ganun sila katindi. At ganun nila pinaninindigan ang kanilang pagiging mga magulang. Pangalawa, si Tatay Robin po na kung saan natututo po siyang magsikap sa kanyang sarili na hindi po basta-basta umaasa sa bigay lamang ng iba. Na hindi po basta-basta nanghihingi na hanggat kaya niya po sa kanya pong edad, kung siya po ay may lakas pa, ginagawa niya po ang kanyang buong makakaya para makapag-provide sa kanyang sarili, makapag-provide sa kanilang pamilya. Dahil sabi niya nga, binigyan daw tayo ng Diyos ng mga kamay para gumawa at para magsikap para tulungan po natin ang ating pong mga sarili. Meron po tayong dalawang mga kamay upang gamitin po sa tama, hindi po sa mga bagay na masasama. Huwag po natin gamitin ang ating mga kamay sa pagtuturo ng iba. Huwag po natin gamitin ang ating mga kamay sa paghingi na lamang lagi ng tulong o kung anong po yung mga bagay na nais po natin hingin, na lumalabas po na tayo po ay lagi na lang umaasa. Alam po ninyo, siguro hindi naman lingid sa inyo,
meron po tayong kilala na tao na mga ganyan, na inaasa na lang lahat sa kalingap, inaasa na lang po lahat sa ibang tao ang kanila pong problema. Na dapat sana sila po mismo sa kanila pong pamilya ang nagre-resolve, nagsisikap na magbigay ng solusyon sa kanila pong pangangailangan, sa kanilang pamilya at sa kanila pong mga problema. Pangatlo, dito po kay Tatay Robin. Marahil yung iba po sa atin ay may ibang view po dito. Dahil lang tinanong po siya ni Kuya Jens, no, patungkol po dito sa kanya pong mga anak, kung lahat po ba ng kanya pong natututunan sa buhay, lahat po ba ng kanya pong mga aral sa buhay ay naibabahagi niya po sa kanyang mga anak. Sabi nga ni Tatay Robin, oo naman, na ibabahagi sapagkat wala namang masama dito at ito po ay kinakailangan nila at madadala nila sa kanila pong paglaki. Ngayon, ito na nga lang po ang sinasabi ni Tatay Robin. Marahil ito po ay dahil na rin po sa kanila pong kultura, no? Hindi naman sa sinasabi niya na pinapabayaan niya po ang kanyang mga anak na maging irresponsable dahil sabi niya hindi niya ito inuutusan o hindi niya po ito pinipilit o pinupush na gawin ang isang bagay. Kumbaga, alam po natin na si Tatay Robin ay kahit papano dinidisiplina niya ang kanya pong mga anak. Tinuturuan pa rin sapagkat alam natin na nag-aaral din naman ang kanya mga anak at alam natin sigurado na nababalansi din ng mga ito ang kanila pong oras. Nandoon ang pagtuturo but at the same time ayaw pong alisin ni Tatay Robin yung mga panahon, yung oras na para dito sa kanyang mga anak, para sa mga bata na ika nga, hindi na po babalik ang araw ng kanila pong kabataan na kung saan niya ay nais po ni Tatay Robin na ma-enjoy po ng mga anak niya ang buhay ng isang bata na naglalaro, walang problema at may kalayaan. Sapagkat naiintindihan din naman ni Tatay Robin na darating at darating po ang araw na ang kanya pong mga anak, ang mga bata na ito, ay haharap po sa tunay na laro ng buhay kung saan ito po ang kanilang dapat na pinaghahandaan. At naniniwala po tayo na nandiyan dyan po si Tatay Robin para sila po ay alalayan. Kada maririnig ko po ang mga sinasabi, ang mga aral ng buhay, ang mga prinsipyo, ang mga natutunan sa buhay po ni Tatay Robin, hindi ko po maiwasang mapangiti sapagkat bibihira na lamang po tayo makadinig ng mga ganong klaseng pangaral, ng mga ganong klaseng aral ng buhay. Akala po natin kapag sinabi pong Indian, talagang makukulit. Kapag sinabing mga Indian, wala pong plano sa buhay. Kapag sinabi pong mga Indian, hindi natin nilalahat sapagkat marami pong matatalinong Indian, masisipag na Indian na talagang madiskarte sa buhay. At marahil, isa po dito, si Tatay Robin. Kung meron man kayong nakikita na mga Indian dyan na iba, no, na talaga na mga umaga pa lang, hapon at tanghali at gabi, na very annoying, no? Alam ko nakaka-relate dito yung mga OFW na hindi maiwasan na makasama itong mga makukulit na ito na hindi po natin nilalahat. At katunayan nga, kanina lamang may nasakal ako na isang Indiano dahil ako po ay tuwang-tuwa sa kanya. At hindi ko pa talaga siya binibitawan, talaga na mga gigil na gigil ako at tuwang-tuwa ako sa kanya habang siya po ay sinasakal ko. No, huminto lamang po ako sapagkat ang makita ko po na siya po ay nangingitim at akala ko nagpa-prank lang siya. No? Nung sinabi niya hindi siya nagpa-prank dahil labas na dila niya, tsaka ko lang siya binitiwan at sinabi kong joke lang din at prank lang din yun. But well, wala pong halong biro. Tayo po ay nagpapasalamat dito kay Tatay Robin. Sapagkat, kagaya ng sabi ko kanina sa umpisa, no? Kung talagang napapanindigan niya at ginagawa niya po ang mga aral sa buhay niya, bakit naloloko pa siya? Bakit nawalan siya ng 3 million? Bakit nalugi siya? Ang kasagutan lamang po dyan, simpleng-simple. Kumbaga po sa lansangan, kahit gaano ka kaingat na driver na nagmamaneho, kahit gaano ka kamitikuloso sa pagdadrive, kung may iba naman tao na kasama mo sa kalsada na hindi po maingat, na reckless, na pabaya po at nagmaster ng negligence, wala tayong magagawa, madidisgrasya at madidisgrasya ka pa rin. Kaya sa mga pagkakataon na ito, sana po tayo po ay natututo, sana po ay naiintindihan po natin ang mga bagay-bagay, lalo na po sa mga bagay na magiging katuruan po sa ating pong mga buhay. Muli, maraming salamat sa inyo pong lahat, lalo na po dito kay Tatay Robin. Patuloy po ang pagsuporta natin kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, sa ating pong mga kasamang charity vloggers, sa ating pong channel members, subscribers and newly subscribers, sa ating pong mga bagong kaibigan. Maraming salamat sa inyo pong lahat. So, ito na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging gwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.